Hello guys, in today's video, pag-usapan natin ang 10 reasons or 10 things why you should choose Blader in Cabal Mobile 2023. So, before tayo mag-start, I would like to say thank you sa mga sumusuporta pa rin dito sa channel, and sooner and later, malalaro natin yung bagong i-release ng Cabal Mobile. So, before tayo mag-start, alam nyo na, the drill, like and share, tapos mag-subscribe kayo dito sa aking YouTube channel for more updates and Cabal guide tutorial. So now, let's start with number 1. In our list, number 1 is high attack rate ang Blader. So, wala naman tayong pinag-ano dyan, no? Wala naman tayong laban dyan, since ang Blader is one of the high attack rate character dito sa Cabal Mobile. Isa sa mga OP din, since nga yung BM2, and then samahan mo ng sandamakmak na penetration, arm, skill, amp, tapos CDI and CRI. Second, 2 build option ang Blader. So may option ang mga player na mag-build as Dexterity or STR. So STR more on war, and Blade ang ginagamit na ano, na item. And then for the dexterity, katana. So tulad ng nasabi ko, katana will help Blader para sa survivability niya sa mga dungeon, dahil niya mataas ang dexterity and the death rate pag death, pag ano ka, pag dexterity. So number 4, number 3, solo dungeon and boss fight. So tulad nitong ginagawa natin, yung Radiant Hall, sinosolo natin yung Radiant Hall. Since Blader may vampiric set, good set, may damage. So kaya niya na kahit pa paano tankihin lahat ito ng sabay-sabay. So fourth on our list, madaling gamitin, user-friendly. So wala akong masasabi dito, pero madali talaga, madali lang siyang gamitin. Ang mahirap lang dito at ang nagpapahirap dito is yung kanyang item. So ubod ng mahal ng item. So fifth on our list is yung fast farmer. Tulad niya yan, so sa grid niya na tinapos yung grupo ng mobs. So mga ilang segundo lang kaya nang tumapos ng isang dungeon. Cast nyo ng BM2, then patayin nyo ng patayin yung mga boss, tapos agad yung dungeon. 6, mostly join in tournament and guild dungeon. So paano to? Ang ibig sabihin nito is, kung mapansin nyo yung mga tournament 3v3, 1v1, and other 5v5 tournament, mostly, or madalas talaga, merong Blader. So paano yun? Blader kasi talaga, pagdating sa damage output and damage kumbaga contribution, mataas ang damage ng ano, ng Blader. And sa skills niya ngayon, so lightning slash ang medyo didikit ka, tsaka yung itong death tempest, since kailangan niya i-cast around 3 seconds. And ang maganda din dito yung hawk eye, or yun, yung binabato niya sa ere. So yung range kasi malayo-layo na rin kahit pa paano. Pero still, sa tournament, gamit na gamit din ang Blader. And then 7, in demand, dahil niya ito, mapanoorin niyo to, kaya niya mag solo guys. Oh, cast niyo lang lahat ng buffs na meron siya, and then patayin niyo yung boss. Ayan, ganyan siya kabilis umatake kapag naka BM2, kaya siya in demand. And mostly wealthy persons or wealthy player ang gumagamit nito, since ang mahal nga ng item niya. And napakahirap buuan, dahil nga limited ang AH pagdating sa item ng mga Blader. Since yung Blade, katana, ay pwedeng gamitin ng Force Blader at ng Shielder. So 8, any build will work. Tulad nga na nasabi ko kanina, Dexterity and ano natin, no? STR, pwede kayong gumamit ng Blade, katana, and then syempre martial set pa rin pagdating sa Blader. And kahit na naka shadow tie tapos 3 slot puro amp, Blader will do the best damage output pagdating sa mga dungeons and PvP. Number 9, survivability and skills. Tulad nyo nasabi ko, meron tayong ganyan, meron tayong ganito na skills, and resistance sa damage meron din ang Blader. So wala pa tayo nung trans, hindi ko pa nailagay, no? Pero
etong ano natin, etong character natin is kaya naman na kahit pa paano na tumangkin ng mga ganyang kasasakit na na boss. Kasi mayroon tayong vampiric. Kung mapansin nyo, bumabalik-balik lang yung buhay dahil nga yun nga yung vampiric items natin, and dapat meron kayong dalang guard item or defense item para switch lang ang gagawin ninyo. And lastly, on number 10 spot, high value class and top 1 choice ng mga player sa Cabal Mobile. So tulad nyo na nasabi ko, yung mga nagbe-blader dyan, alam nyo kung ano yung reason nyo kung bakit nyo pinili yung blader. So yun lang, and then yun lang yung base experience ko and sa observations ko for the blader character. So check natin yung other characters kung bakit sila pinipili ng mga players. So yun lang, and then see you on the next video, guys. Bye bye.